Okay, so magandang hapon. Kabubukas ko lang po. So waiting po muna tayo ng mga viewers natin, no? So magantayan tayo po ako konti. Pagka nandyan na po kayo, please comments lang or likes lang po. Para makapag-umpisa na po tayo after 2 minutes. Okay. So, ulit, yun nga po, welcome sa 3 PM habit natin. So, Bosch Online Training. Okay. So, yun po. Waiting pa rin po ako. Sana po, mayroon na po mga viewers. Para makapag-umpisa po tayo ng maaga. Para makapag-umpisa rin po kayo uli ng trabaho nyo ng maaga pa po. Okay, so ulit, magandang hapon. So, tingnan ko lang pong oras ko. Okay, so, eksakto na po alas 3. Viewers, so, ulit, magandang hapon ulit. Then, sana po sa mabuti pa rin tayong kalagayan. Okay, so, stay safe po. And, of course, so, shout out po sa inyong lahat kung nandyan na po kayo. Shout out din po sa again sa may team namin, so Power Tools team, Bosch Power Tools team Philippines. Shout out din po sa lahat ng mga Bosch user groups, okay, sa mga Bosch fans. So shout out po sa inyo lahat. And shout out din po sa mga service center natin. So yun, nagpapa-shout out po si Malibanga Enterprise sa Las Piñas. And Toll Care po dito sa May Makati. So Ledger Light po sa May Rinarehente Recto. Okay. So then papa-shout out din po si Shortech Enterprises, so yung dealer po natin sa May Makati, Batangas Street. Okay. So yun po. Then, yun po, bali, speaking service center po, bali, mayroon po tayong uli na service week. So, mag-uumpisa po ito bukas. Hanggang, so, ano bukas? July 25 hanggang July 31. So, 1 week po yan. Service week po. Avail nyo po yun. Pre-labor, tapos 20% discount sa spare parts. Okay? Then, yun nga po, yung ano natin, free pick-up and delivery po natin. So, ganun pa rin po. Extended pa rin po yan hanggang July 31. So, grab nyo na rin po yun. Sayang. So, see posters for details po. Na po-post naman po namin ng pick up and delivery natin. So kung sino-sino po yung mga participating service centers po dyan, nandun na po yun sa may posters namin. Okay? So alam ko nandyan na kayo, pero hindi pa rin po nagpa-pop up sa screen ng cellphone ko. So pwede na po tayo mag-umpisa. So alas 3 na po. Alas 3:03. Okay. So kung napansin nyo po, yung attire ko ngayon ay naka face mask at saka naka ID. So nandito po tayo sa
Bosch headquarters po. Okay? So, saan po ito? Dito po sa may 10 West McKinley West, okay? So, dito po ako ngayon sa may opisina namin. Okay? So, start na po tayo. Okay. So, ang topic po natin, pinost ko naman kahapon, pero mostly ito sa mga new members. Kasi yung mga medyo matagal na dyan ng mga members, sanay na dito. Okay? So, ito yung GSB 18V-50. Sana po makita nyo yan. Okay? So, yan po. Yung pinakagamit po natin ditong tools, ito lang po siya. Okay? So, yan lang po. Number 10 po na Torx screw. Okay? Number 10. So, yan lang po ang gamit niyan. Dalawa lang. Pwede na po natin siya ma-open and ma-maintenance. So, ma-regrease or malinis. So, yun po yun. Okay? So, ngayon po, highlight po natin dito yung function niya po. Speaks or anything po na gusto nyo malaman. So, comments lang po. And sasagutin natin after nitong session natin or kung yung iba dyan medyo may alam na rin, pwede na rin naman sumagot. Okay? So, wala namang problema yon. Okay. So, una po, yung pinaka-battery po niya. So, yan po yung sinasabi natin na battery is fits all. So, lahat naman po na cordless natin, yung battery na po na 18 volts natin ay compatible po sa lahat na 18 volts. Okay? Kung sa 12 volts, ganun din po. Compatible din po siya. Okay. So, mayroon po siyang LED light para po pwede natin, sana po nakita nyo nag-ilaw. Okay? Wait lang po. Patayin natin. Sana po, nakita nyo yan. Okay, so yan po. Para pwede po natin siya gamitin sa mga madilim na portion ng ano natin, trabaho natin. Katulad nyo, mga cabinets. So, kung medyo madilim, may ilaw na po siya. Okay? Then, so, paakyat po tayo. Yung switch po natin ay electronic control. Okay? So, kung napansin nyo po yan, electronic control po siya. Okay? So, may function po tayo dito na button. So, pwede po siya i-lock. Gitna lang para hindi ma-press yung switch. Okay? So, yung kanina po, forward position. So, pabanti po siya. Okay? Ngayon po, reverse. So, pwede po siya reverse. Okay? So, lalo po sa mga gumagamit ng mga screws para doon sa mga work area nila. Okay, so yun po yun. Forward and reverse. Okay, next. So, yung function po dito na dalawa. So, 1 and 2. Okay, so 1 and 2. So, yung 1 po, yan po yung high speed. So, mabilis po siya. Okay. So, pag nilipat po natin dito sa 2, magiging low speed po na siya. Okay? So, kung napansin nyo po, mabagal na po yung ikot na chuck natin. Okay? So, yun po yun. So, saan po ba ginagamit yon? So, mostly naman, sinasabi naman po natin yon kung saan ginagamit yung 1 and 2. So, yung number 1 po, dahil high speed siya, doon po siya ginagamit sa mga maliliit na drill bits. Okay? So, yung number 2 po, ginagamit po natin siya sa mga malalaki na drill bits naman. Okay? So, kasi po, pag yung malaki ang gamitin natin doon sa high speed, parang baliwala lang po siya. So, pag binarina po natin yan, dumudulas lang po siya. So, kailangan po doon tayo sa low speed po pag malaki yung talim. Pag maliit naman po, doon tayo sa high speed para
mas mabilis naman po siya magbutas. Kasi kung i-low speed po natin siya, so umiinit lang siya, pero mabagal po siya magbutas. Okay, so kaya po naka-design yung mga maliit na blade natin or bits natin sa high speed po siya. Okay, so next po, dito na po tayo. So ano po ibig sabihin itong tatlong selection? Okay, so yan po. Okay, so ito po yung number one, yung screw. So pwede po natin gamitin itong torque settings na tinatawag natin, torque settings po. Okay, so yan po, hanggang 20 po yan. Okay, so kung ano po yung screw nyo, gaano kaliit, gaano kalaki, so dyan po siya magdidepend sa torque settings. Okay, gaano kahaba, gaano kaiksi. So kung napansin nyo po, kaya natin pigilan. Okay, pero pag mataas na po yung settings, medyo mahirap na po pigilan. Okay, medyo masakit na po. So kung napansin nyo po, ganun po yung purpose ng mga numbers na to sa settings. Okay, so next po, drilling. Okay, so nandyan na po sa drilling, nandito po yung arrow, nakatutok po siya sa drilling natin. So ngayon yung drilling po natin useless na po ito. So wala na po ito, hindi na po ito ginagamit. So direct na po yan drilling position. Okay, so doon naman po ginagamit natin kahoy, bakal, plastics, mga ganon. So kung kanina sa torque settings yung mga screw po. Okay, so next, yung pangatlo po, yung pangatlo, ito na po yung, wait lang. Okay, so nakatutok na po. Yan po sa may hammer. Okay, so yan naman po yung ginagamit natin para doon sa mga pader natin. So hindi po siya sa buhos ha, kasi sa buhos po medyo hirap talaga po siya. Kung napansin nyo po yung impact drill natin is hirap, yung cordless po po kaya. So more on cabinets or frames, mga frames natin. So yun lang po yung ikabit natin, okay, sa bahay natin. So sample po natin, okay, para marinig nyo po kung talagang nagpa-function yung hammer nya. So titesting ko po siya kahit dito lang po sa kamay. So okay, so napansin nyo po yon. Okay, so yun po yon yung hammer nya, yun po yung hammer action nya. Kung napansin nyo po dito sa drilling, wala po siyang tunog. Okay? So, ganun din po sa screw. Sa screw po, ganun din. Okay? So, wala po siyang tunog na para mag-hammering position po or hammering mood, hammering function. Okay? So, yun po yung tatlong function na po yan. So, I hope po na nasundan po na mabuti. I hope po na klaro. Sana klaro po sa inyo. Narinig niyo po mabuti. Okay? So, tapos na po tayo dyan. So, next po tayo ngayon sa chuck niya. Okay? So, yung chuck po niya ay kaya yung kahit 1/8, kahit 1/16, kaya. Okay? So, kayang-kaya po niya iipit sa chuck. Kayang-kaya po. Okay? So, kung yung maliit po is 1/16 or 1/8, yung pinakamalaki po niya is 13 mm. Okay? So 13 mm capacity po yung butas na pwede natin ibala dito sa kanya na bits. Okay? Okay, so far na-explain naman natin lahat. So nandiyan naman na nakuha naman natin lahat hanggang sa chuck, kasi sinimulan po natin dito sa battery hanggang pa ganun sa taas, hanggang makarating tayo dito sa pinaka-chuck niya. So, ano pa po ba yung ibang dapat pag-usapan natin dito sa GSB18-50 natin? Okay? So, kung napansin nyo po yan, may nakasulat dyan na heavy duty. So, ibig sabihin po yan,
Ini-extend po natin yung warranty period dyan. Kasi dati po 6 months, so ngayon po nasa 1 year na tayo. Okay? 1 year, pag na may heavy duty po, mga 1 year po yan yung warranty niya. So, kung napansin nyo po, walang nakasulat, katulad ng mga ibang heavy duty natin, pero wala po nakasulat, ibig sabihin nun, 6 months lang po siya, 6 months warranty po. So, klaro sana po, klaro po yon. Okay? So, next, itong sinasabi natin, brushless. So, yan po, brushless. Okay? So, ano po ba yung sinasabi nyo? Ano po ba yung pinagkaiba sa brushless at saka hindi brushless? Okay? So, sana po, sa mga baguhan, ito po ay maintindihan nyo talagang mabuti. So, kung ano ibig sabihin ng brushless at saka hindi brushless. Okay? So, brushless. Ibig po sabihin ng brushless, so of course, kaya nga po brushless, so walang carbon brush. So, yun po yung ibig sabihin ng brushless. Walang carbon brush. So, yung motor po niya sa loob, wala ng carbon. So, ano ibig sabihin nung bakit wala na siyang carbon? Okay? So, una, longer lifetime ng motor natin. Okay? Next, pangalawa, longer run time. So, ibig sabihin, tumagal yung buhay ng motor natin kasi wala na nga mapupudpud na carbon brush na dapat natin i-maintenance, dapat natin palitan. So, ang sunod noon, siyempre, matagal din po natin siyang magamit. Okay? So, hindi po siya katulad ng dati na may carbon brush. So, pag napudpud po yung carbon brush noon, kailangan na po natin siya palitan. So, once po mapurpod yung carbon brush ng mga hindi brushless dati, buong motor po siya yung papalitan sa loob. So, kung nandito po yung motor, yan, buong motor po yung papalitan natin yan sa loob. Hindi po siya carbon brush lang. So, mayroon po tayong nakadesign na may mga cup dito, may mga cup dito sa kabila. So, yun po yung pwede natin palitan ng carbon brush. Okay? So, yun po. Pero pag wala po siyang carbon brush cup dito sa labas, ibig sabihin po yun, pag katulad nitong sarado, ay buong motor po yung papalitan natin sa loob. So, yun po yung klaro po sa brushless at saka sa hindi po brushless. Okay? Sana ulit po ay klaro para at least, pero pwede nyo naman po i-review ito, pwede nyo balikan yung video natin. Okay? So, next, napag-usapan naman natin yung brushless. Okay, so, ito po yung tanong nila. So, excuse lang. Torque Newton meter. So, yun, ibig sabihin, ano ba yung pinaka malakas nitong torque Newton meter ng drill natin? Okay? So, ito po, pag sa malambot po siya ay nasa 28 po, yon 28 Newton meter po, pag malambot lang yung dinidrill niya. Pero pag sa mga matigas po, yung pinaka Newton meter nito is 50, yon 50, okay? 50 Newton meter yung pinaka hard pag halimbawa matigas po yung binubutas natin. So 50 Newton meters po siya. Okay? So yun po yung lakas niya. So ganun din po, of course, pinaka maximum niya, pinaka sagad niya is 50 Newton meter din po yun. Okay? So next po na pag-usapan natin yung speed. So speed niya po, no? Speed. So yung bilis po niya sa first gear, yun niya po yung number 2, yung low speed, yan po yung low speed na yan, is 460 RPM lang po siya. Okay? 460 RPM. So yun na po yung bilis niya. Pero pag naka number 1 po tayo dito sa high speed, pag sa high speed po tayo, ang pinakamabilis niya po is 18.
460 yung mabagal. Yung mabilis po, 18,000 RPM. So, yun po. 18,000 RPM. Okay? 18 ba? Wait lang. 18. No. Mali. 460 at saka bis 18, mali. Ako nang kamali, no? So, 18. 1,800 lang pala. 1,800 RPM yung pinaka mabilis niya. 1,800 RPM lang po yung mabilis niya. 18,000. So, mas mabilis pa sa grinder. Sorry. Nagkamali lang. Okay? So, sinasabi kong 18 is 1,800 pala. So, okay, 1,800. Yun yung pinakamabilis niya. Ulitin ko lang po, ah. Sorry, ah. So, ang pinakamabagal niya is 460 RPM. Yung pinakamabilis po niya ay 1,800 RPM. So, yun po yung pinakamabilis niya na takbo. Okay? So, next po, yung mga capacity na po. So, mga capacity na. Kung dapat ba talaga 13mm. Okay? So, yun po yung ano natin. Pag-usapan natin. Wait lang. May nag-comment. Sorry. Sorry. Wait lang. Naka-live na ba ako? Hindi pa naka-live. Okay, so sorry. Naputol yung line ko. Okay, so I'm back. Asensya na po. So, sana po nandiyan na po kayo ulit. Please ulit po, comments or likes po kayo dyan. Okay, so pasensya na po, paumanhin dun sa internet ko. Okay, so by the way, kung nandyan na po kayo ulit, ituloy ko na lang, or kasi para po matuloy-tuloy natin yung video natin, pwede nyo po naman i-review to, pwede nyo naman po panoorin ulit kung na-miss nyo po, or yun nga po kasi na-cut yung line natin. So, sana po i-review nyo na lang, okay? So, next yung maximum at saka yung impact rate, okay? Yung impact rate. So, yung maximum impact rate po niya is, yun niya po, yung ano natin, sinasabi natin na 27,000 na po ito. Ito yun po, yung 27,000 bore per minute. So, yun na po yung impact rate niya. Kung dito na po tayo sa, nakaposisyon po sa may impact function, o kaya impact mode. So, 27,000 bore per minute po siya. Kaya ganun po siya kabilis din pag bumutas, basta po sa mga malalambot lang, mga pader lang. Okay, so alam naman po natin na yun nga, hirap po talaga siya sa may mga buhos. Okay? So next, yun nga, yung chuck capacity. Okay? So, 1, yun yung sabi natin kanina. So, pwedeng mm, pwedeng inches. Yung inches natin, mga 116, mga ganon. So, kung sa mm, more or less, mga 1.5 something, o 1.5 mm. Then, maximum is 13 mm. Okay? So, 13 mm ito. Tapos, ito is 1.5 mm yung kaya po niya maipit. Okay? Kaya po maipit ng chuck natin. So, maximum
Pag sa screw po, yung diameter is 10 mm. So, yun po, 10 mm. Maximum screw diameter po niya. Then, sa maximum, sa aluminum po, of course, kaya po niya 13 mm kasi po malambot lang po siya. So, kaya po niya 13 mm sa aluminum. Sa wood po, so, kung napansin nyo po, eh, 13 mm yung ibabala natin, pero kaya po niyang magbutas ng maximum dun sa wood ng 35 mm. Okay? So, yun po, 35 mm po yung pinaka-maximum na pwede po niyang butasin sa wood. Pag sa steel po, of course, medyo may matigas. So, 13 mm lang din po yung capacity niya. Okay? So, sa masonry, ganun din po. 13 mm din po yung masonry natin. Yun lang din po yung capacity niya na pwede magbutas. So, yung sinasabing mga maximum po, maximum is yun na po yung pinaka-capacity niya. So, sinasabi din po namin na wag po laging gamitin po yun, yung naka-maximum po tayo. So, mag-reduce po tayo ng mga 60%. So, kung nasa 100% is 13 mm. So, yung 60% noon, mga 8 mm lang. Okay? So, sana po, klaro, para po hindi rin natin misuse or overload or yun nga po, hindi natin masira yung tools natin kasi nga lagi po tayo nasa maximum. Okay? So dapat po doon tayo sa may optimum size po niya, yung optimum. So yung optimum po niya is 8 mm pababa para po mas madagdagan natin yung buhay ng tools natin. So para mapoprolong po natin yung life po niya. Okay? So, yun po yun. So, ulit, pasensya po doon sa internet ko. Bigla na po, tol. So, yun niya po. Okay naman, nakabalik. So far, nakabalik naman tayo. So, again, comments lang po kayo dyan. Kung may comments, sasagutin ko lang po after ng session ko. Okay? Then, ulitin ko lang po. Service week natin. Start po bukas hanggang sa Sabado din po. So, July 31. Okay? So, yung pre-pick up and delivery po natin, nandyan pa rin po yan. Extended pa rin po yan hanggang July 31 din. Okay? So, kung napansin nyo po, ito lang po yung bubuksan natin, yung mga screw. So, kukunti lang po yan. Okay? So, ito lang po yung gamit. Pagbukas, ganun lang po. Ganun lang po. Okay? Pero, hindi po siya natin gagawin ngayon. Kung bakit po, bago pa yung tools natin. So, no need pa po na maintenance natin ngayon yung tools natin ng mga ganito kasi bago pa. So, ang maintenance po natin, pag talagang gamit na gamit po siya natin at napapasukan na po siya ng mga debris, alikabok. So, yun po yung pag-maintenance natin sa kanya. Kung baga, napapansin na po natin na talagang bugbog na po yung tools natin. So, ibig sabihin lang po, marami na po mga dust na pumasok sa loob. So, yun na po yung time na i-maintenance po natin siya. Okay? So, sa ngayon po, dahil, at saka po, dagdag ko po pala, dahil po, pasok pa po siya sa warranty period. So, yung mga warranty period po natin, iniiwasan po natin yan na pabuksan sa mga users. Okay? Kasi po, under warranty pa siya. So, of course, pag mga under warranty, dapat po ipapasok po muna talaga natin siya sa authorized service center. So, sila po talaga muna mag-maintenance. Wala naman po bayad yon kasi nga warranty pa po siya. So, libre naman po yon. So, please lang, avail din po natin yon, yung pre-maintenance natin as long na warranty pa po yung tools natin. So, pag hindi na po warranty, saka na po natin siya pwedeng buksan na tayo na po, yung owner,
pwede na po magbukas, pwede na po maglinis. Kasi po, nasa side na po natin yung mga ano noon, mga wrist, o, diba? So, kasi nga, kung may masira man po tayo dyan, pagbukas natin, okay lang kasi chargeable na siya. Haha, joke lang. So, pero totoo yun, okay? So, at least kung sa kung out of warranty na po siya, so kung ano man po yung masisira niya po dyan, kasi po hindi po talaga tayo sanay magbukas, so wala naman po problema, diba? So may budget naman po tayo dyan para pambili ng parts, okay? Pero siyempre, ingatan pa rin po natin na makasira tayo, okay? So, so far, nabanggit ko naman lahat, sana po nasundan nyo rin. At saka kung may tanong po, tanong lang po or may suggestion po kayo na gusto nyo sa next na session natin ay ito naman po yung gagawin natin na tools or ito naman po yung gusto namin marinig. So, pwede naman po mag-suggest po, pwede naman po mag-comments. So, para po ma-ano natin, mapaghandaan din natin. Okay? Kasi tulad na po, kung wala tayong tools, so hindi rin namin po ma-discuss sa inyo yon. So, kailangan mapaghandaan muna namin po na meron po kaming tools na ni-request nyo po. Okay? So, so far, medyo mas mabilis tayo. Nasa 3:30. 3:30 pa lang tayo. So, 3:30. Okay? So, 3:30. Natapos na po siya natin. So, hope na nasa mabuti tayong kalagayan. Ingat pa rin po. Hindi namin ito kinakalimutan. Nire-remind po namin ito lagi sa inyo. So, stay safe. Dubling ingat. Okay? So, yun lang po ang ano namin. Sana yung mga users namin ay nasa mabuting kalagayan din po. Okay? So, shout out tayo po ulit. Yun, shout out po ulit sa mga lahat na service center natin para mag-conduct ng service week bukas. Okay? Then, yun nga, shout out din po sa team namin. Okay? Sa buong team namin na Power Tools Philippines. Shout out din po sa lahat na viewers, lahat na Bosch fans. Okay? Lahat ng mga taga BUJP. Okay? So, shout out. Sorry po, pero wala po talaga ako nakita na nag-pop up sa cellphone ko. Hindi ko rin alam. So, i-review ko rin po itong video na to kung bakit po. Okay? So, salamat po sa inyo. Stay safe po. Bye-bye. Thank you.